Merong kumakalat na PR campaign against me. Sabi nila, eh, taga Pfizer yan dati. Hindi ko naman kinakaila yan. Tinanggap ako ni... Noong 2010, nag-retire ako dahil namatay yung kapatid ko. I became 1 peso consultant for the syntax noon ni President Aquino. I was advisor for 4 presidents. I wrote an executive order for GMA, for Pinoy syntax law, and then pinatawag ako ni Duterte during the pandemic. Nung pandemic, hindi naman sa pag-ano, I was relentless. Naglingkod ako. Nung nakita ko ako ay magiging isang villain, magiging Lucifer, umalis ako. Umalis ako, nag-resign ako because nandun na mga Lucifers eh. Inaaway ako eh. Sabi ko, mag-isa na lang ako. Lumaban para sa COVID pandemic. Ganun ang pag-alis eh. You need to get out of the system kung nakikita mo. Eh kung sumama ako doon, dinasama ako sa family scandal. So, matindi itong gusto kong sabihin sa mga kababayan ko. Ngayon lang ako, dati alam mo, pigil ako magsalita eh. The words coming out from my heart right now, wala itong rehearsal. I don't have even cue cards eh. Yesterday, I was prepared because in the Senate and Congress, you're only given less than 10 minutes. So you need to rehearse. Or kasi hindi ka pwede pagsalitain doon eh, kasi marami kayo eh. Ngayon, nasasabi ko na lahat, yung inaral ko for the last 10 days, nagbunga naman kasi tama ang aking hinala. All we need to do is to expand the heroic leaders, the heroic media, the heroic doctors to step up to the plate and try to defeat the villains and turn reluctant heroes into real heroes.